morning mga beshi at welcome back to my channel. Pero mamaya na tayo mag-uusap mga besh kasi nga magluluto muna ako ng breakfast ko at may salmon ako dito mga besh kasi nga gusto ko ng sabaw tapos lalagyan ko siya ng pichay. Ito lang salmon mga besh. After nito mag-uusap na tayo, mag-chika-chika. Samahan nyo muna ako magluto ngayon mga besh. So, start na tayong magluto mga besh. Ang ganito talaga yung ilalagay ko mga besh para mas masarap siya. Tapos pinabili ko kasi to sa kanya kagabi kasi nga sana kagabi ko to lulutuin yung salmon tsaka yung pichay. Pero ano, late na siya nakauwi so ngayon ko na lang siya lulutuin kasi nga ang lamig dito. Ito na siya mga besh. Tapos, yung salmon, in-slice ko siya mga besh. Yung apat, naging walo na siya. Kasi nga, ang haba naman. Tapos yung pechay ko, ang dami niya. Ay, ang sarap. Daming gulay. Tapos mga besh, hindi ko pala siya ginisa kasi nga, nung dati, nakatry ako kasi, diba sabi nila, mas masarap daw yung gisa. Nagtry ako, hindi ako nasarapan. So, sumunod na nagluto ako ulit. Ganito lang siya. Boiled lang talaga siya. Ano, nasarapan ako. So, yung pagkaluto ko ngayon, hindi ko siya ginisa. Tapos, ang dami nito mga besh. So, kung hindi ko siya maubos, pwede hanggang gabi na to kasi ang sarap talaga magsabaw. Na-miss ko talaga magsabaw. At powder kasi yung nabili niyang luya. Kaya ito na lang yung gagamitin ko. Lalagay ko na yung salmon mga besh. Hinaan ko lang yun. Nandito na kasi yung garlic at kamatis. Ay, ang daming sabaw. Takpan ko lang siya para bumula at kukunin ko yung bula. Antayin lang natin mga besh. At ito pala mga besh, oh. Akala ko dinala niya. Kasi nga, magbabaon daw siya. Bumili din siya kagabi. Magbabaon daw siya sa lunch niya kasi malayo daw siya. Ewan ko ba, hindi niya naman dinala. Dami kong sabaw mga besh. Kinuha ko lang yung mga bubbles niya. Magpapasarap talaga yung kain ko nito. At ito lang yun mga besh, hindi na ako magra-rice. Ito lang yung kakainin ko. Lagay ko na yung pichay. Dami kong gulay. Parang pang isang pamilya to mga besh. Pero ako lang kakain dito kasi hindi yun siya kumakain ng gulay. Hindi kumakain ng isda. Hindi. Nakikita nyo naman mga besh. Oh, ano talaga siya. Paano ba ito timplahan mamaya? At titimplahan ko na lang siya mga besh. So, black pepper. At yung powder na ginger. Sarap ng salmon. Gusto ko madaming ano. Daming luya. At tingnan nyo naman mga besh, ang dami niya. Parang pang isang pamilya yung kakain. Tapos ako lang. Kaan nyo na. Punta kayo dito mga besh. Dito na nga siya mga besh. Kain tayo. Tapos may lemon ako. Hi mga besh, I'm back. At ikikwento ko nga sa inyo mga besh kung ano yung experience ko at
how did I get my tourist visa here in Australia? At ito mga besh is based lang siya sa experience ko kasi hindi kasi tayo same lahat lalo na pag hindi same yung agency na inapplyan natin ng visa natin. So yung iba kasi, ang kaibahan nila, yung iba pag mag-tourist visa kasi kailangan pa nila ng iba't ibang requirements. Tapos yung iba may medical nga kasi sa akin, nung nag-apply ako sa Manila, wala kasi akong medical, hindi na nila ako pinamedical. Tapos yung iba, mas marami pang requirements kaysa dito sa inapplyan ko sa Manila. So, iba-iba tayo mga besh. Kaya yung i-share ko sa inyo ngayon is, ito lang yung experience ko kung paano ako nag-apply doon, ano yung mga requirements nila na kailangan nila sa akin at sa sponsor ko. Ganyan. Bago kasi ako nakapunta dito sa agency ko talaga mga besh, sa Makati, ano, may iba akong agency na inapplyan. Tapos sabi nila, hindi daw ako pwede maka-apply ng tourist visa kasi nga hindi pa kami nag-meet eh, kasi 'di ba 4 months lang kami noon, tapos chat lang ganyan, walang video, wala akong mabigay na proof na mag-jowa talaga kami. So sabi nila sa akin, hindi daw ako pwede mag-lodge ng tourist visa ko, at least hindi ako makabigay sa kanila ng picture namin together, tapos family picture na nandito, nandun din siya sa amin, na magkasama kami, kasama ang pamilya ko. Ganyan, kaya akala ko talaga hindi ako makakapunta dito at hindi ako maka-apply ng visa ko. Buti na lang, itong agency na inapplyan ko is malapit lang pala sa kanila, magkaharap lang. So, nakita ko din siya, pero yung agency na yun na nakaharap nila, yung agency talaga na inapplyan ko is nakita ko siya sa Facebook. May Facebook page kasi sila. Tapos, ang dami nilang na-approve na mga client nila. Kasi nga, parang ang base nila, yung agency ko, ang base nila is dito sa Australia. At ang dami na nilang client na na-approve. Kasi nga, ang daming nag-apply sa kanila ng student visa. At, yun nga, nag-try ako doon, tapos bumalik ako dito na ako nakabalik sa in-applyan ko, yung na-approve ako. At ang ganda ng agency na to kasi nga, ano, konti lang, hindi masyadong madami yung kailangan nila. At ang kagandahan dito kasi nga, yung base nila is dito sa Australia. Kung gusto nyo na dito kayo pumunta, mas maganda to na agency na to. Tapos, yung parang priority nila na place ba dito din sa Australia, may iba kasi na priority nila dun sa USA, ganyan, Amerika, mga ganyan. So, itong na-applyan ko, pasalamat din kasi nga dito sila naka-base. So, ang bilis lang talaga yung 15 days, hindi na siya umabot ng 15 days, mga sobra a week lang siguro, nag-chat na agad sila na un-approve na yung visa ko. Wala na yung medical ha, yung iba kasi magpa-medical pa sila dun. Ito na nga yung mga requirements mga besh, may ano ako dito, requirements ako dito, at ito yung kailangan nila dun sa agency na in-applyan ko. Ito talaga siya. Para sa isang aplikante na ako ang nag-apply, ano lang ang kailangan nila sa akin? Copy of passport, 2 pieces, passport size picture, white background, and is of birth certificate, or if you are married, sinumar, kailangan din nila. Tapos, ano kasi ako, employed kasi ako, kaya nabigay ko lahat ng mga kailangan nila. Kasi pag self-employed ka kasi, ang hirap, lalo na pag wala kang bank account, tapos wala kang negosyo, mga ganyan. Kasi nga, diba, dapat mahanap nila yun, tapos makabigay ka talaga, pag wala kang trabaho, makabigay ka ng mga kailangan nila na bank account, may negosyo ka, may business permit ka, may BIR ka, mga ganyan mga besh. Kasi nga, ipapasa din nila yun sa immigration, at makikita sa immigration na kaya mo talagang gastusan yung sarili mo habang nandito ka. Kasi nga, di ba, wala kang trabaho dun, pero may negosyo ka naman, kaya okay yun. Pero pag employed ka, ang kailangan lang nila is COE, with compensation, tapos company ID, payslip latest 6 months, leave of absence. Ganyan lang sa akin, ito lang, 4 lang. Tapos, pasalamat din ako mga besh kasi nga, kahit hindi ko alam na pupunta ako dito at kailangan ko yung mga payslip ko, hindi ko talaga siya tinapon. Tapos ano, simula hanggang sa nag-apply ako ng visa,
nakatago talaga yung lahat ng payslip ko. So, nagamit ko talaga siya. Kaya, may mga nabigay talaga ako na mga requirements ko na gusto nila galing sa akin. Tapos, itong leave of absence, mga besh, dapat same talaga sa leave of absence galing sa company mo at same yung tay sa invitation letter ng sponsor mo. Kasi nga, makikita sa immigration na kung ilang days ka lang dito at dapat tugma yun lahat na walang, yung lalo na yung date, baka malito sila, ganyan, iba-iba yung date sa leave of absence mo kung ilang days ka lang magli-leave. Kasi ang nakalagay dito yung sa akin kasi, nag-leave lang ako, leave of absence, bali nagpagawa ako sa company ko para ilagay dun sa leave of absence ko na may babalikan akong work pagkatapos ko dito. Pati yung sa invitation letter sa sponsor mo galing, parang sponsor letter din siya, same lang. Ano, yun din yung ilagay niya dun na ganito lang siya dito, hanggang dito lang siya, magbabakasyon lang, magbivisit lang, ganyan. Tapos same talaga yung day, tapos yung reason, ano, ganyan. Yung sa sponsor naman mga besh is, yun, invitation letter, ito talaga yung pinaka-importante, sponsor letter. Tapos, with justice of peace yan siya na parang may, ano ba yan? Parang may tatak siya. Copy of passport ng sponsor mo, copy of income statement, payslip niya, income tax return. Tapos, certificate of employment, Australian ID, Medicare card, and driver's license. Kasi dito sa mga requirements niya, mababase ng immigration na taga dito talaga siya at citizen siya dito, ganyan. So, at dapat mga besh, ano talaga, kung ano yung kailangan ng agent or ng agency na inapplyan mo, dapat mabigay talaga siya para positive at 100% na ma-approve kayo. At alam nyo mga besh, yung ano namin, requirements namin for proof of relationship is ano lang, yung screenshot lang ng mga chat namin galing simula nung nag-umpisa kami mag-chat hanggang sa nag-apply ako ng visa na to. Bali, 4 months lang siya. At yun lang yung ano namin, proof namin na nag-chat talaga kami, tapos yung pinapadala niya sa akin, yung resibo. Yun lang yung binigay namin na talaga ng agency na to at yung agent. At isa pa mga besh, yung agent kasi Bisaya siya, kaya hindi ako masyadong na-hassle na magsalita sa kanya kasi nga ganyan. Tapos nag-chat lang siya kung anong kailangan niya, tapos binadala ko lang dun sa kanila. At ito sa kanila, hindi naman siya masyadong mahal, sakto lang. At yun lang yung mga requirements mga besh. Basta mabigay nyo lang yung mga dapat na kailangan ng agent nyo. Mabigay nyo lang siya. Kahit nga ano, kahit nga dagdagan nyo pa kung ano yung mabigay nyo. Ano yung mga proof nyo na magka-relasyon talaga kayo or ano ba kayo. Pwede nyo siyang ibigay para mas kampante kayo na ma-approve talaga yung visa nyo. Kasi ang isa kasing rason na hindi nadidenied yung iba kasi lang ko lang yung mga requirements nila, lalo na pag yung isang kulang lang sa galing sa sponsor, nadidenied talaga yan siya. Tapos iba-iba yung detalye, hindi magkatugma, hindi talaga yan siya ma-approve mga besh. At buti nga dito sa akin is ano lang yung ano namin, yung proof namin, chat lang talaga, screenshot lang, yun lang, pero na-approve pa rin kasi nga, nakabigay siya lahat ng kailangan na galing sa company niya or dito galing sa Australia na sa government nila, nabigay niya kasi lahat. At ang liit lang ng requirements nila mga besh, kayang-kaya nyo yan. At yun na nga mga besh, yun lang yung requirements namin para sa arrest visa ko. At yung dito na kasi ako mga besh, nag-apply kami ulit ng 3 months na kasi yung binigay sa akin ng immigration dun sa pag-apply ko sa Manila. Kasi depende kasi daw talaga yan siya. Yung iba nag-apply ng 3 months tapos na-approve ng 6 months. Yung iba nag-apply ng 6 months na-approve ng 3 months. Pero yung sa Manila kasi binigay nila sa akin 3 months lang. So nag-apply kami ulit dito kasi 3 months na ako, pero wala pang 3 months mga besh. Nag-apply na kami para nga, 'di ba, hindi na ako aabutan ng 3 months tapos makita na namin yung result kung ma-approve na ba na naman. Pero dito na ako nag-medical ulit mga besh kasi nga kailangan na nila ng medical ko. Pero yung iba kasi nga nag-medical na doon sa Manila, hindi na sila nag-medical dito ulit kasi nga 1 year naman yung medical, 'di ba, na magamit. So, yung sa akin nag-medical ako dito, pag mag-apply ako ulit
Pagkatapos ng 6 months, bali hindi na din ako mag-medical kasi 1 year naman siya. At depende yan sa immigration mga besh kung ilang buwan sila magbibigay sa iyo ng tourist visa mo or anong visa ba yan. Depende sa kanila kung ilang months sila mag-approve ng visa. Yun na nga mga besh, hanggang dito na lang mga besh at sana may naitulong ako sa inyo mga besh, basta ang maipapayo ko lang mga besh, kung ano yung mga requirements na gusto ng agent nyo, ibigay nyo talaga or mag-agent ba kayo or ano ba, kayo lang ba mag-apply, kung ano yung hinihingi ng immigration, kung kayo lang mag-apply, kung ano man ang hinihingi ng immigration, ibigay nyo talaga lahat ng kailangan nila para mas komportable kayo at mas kampante kayo na ma-approve talaga yun. At kung pwede man, kung ano pa mabigay nyo na related sa visa na yun, ibigay nyo na mga besh kasi sayang din naman kung ma-denied lang, diba? At I hope nakatulong ako sa inyo mga besh. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you!